mga nag-aabang ng vlog ko dito kay Suzuki Raider 150 Fi Metallic Matte Fibrin Gray. So ito na nga guys, atin tong iikutan, bibigyan silip natin yung bawat specs, features, at syempre alamin na din natin guys yung kanyang updated price. So without further ado, let's start this video. I'm walking alone, the streets are empty. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Guys, dito muna tayo mag-umpisa sa kanyang technical specification. Of course, this Suzuki Raider 150 Fi 2024 model is powered by 147.3cc liquid-cooled 4-stroke dual overhead cam at 4-bulb. Pagdating naman sa kanyang max power, ito ay mayroong lakas na 13.6 kilowatts at 10,000 rpm and max torque of 13.8 Newton meter at 8,500 RPM. Meron din siyang compression ratio guys na 11.5:1. And ang kinaganda dito guys, ito ay liquid cooled na, so makakaasa ka sa long ride, hindi na siya basta-basta mag-o-overheat. Pagdating naman sa kanyang transmission, itong si Suzuki Raider 150 Fi ay merong 6-speed manual transmission at meron din siyang seat height na 765 mm. Kaya naman kung may height ka na 5'5", 5'4", kayang-kaya mo itong abutin. Pero kung nasa mga 5'3 yung height mo, medyo nakatipto na po tayo dito sa motor na to. Sa ground clearance naman, wala na ding pangamba dahil meron siyang mataas na ground clearance sa 150 mm. Kaya sa malalaking humps ng Pinas, hindi na basta-basta masasagi yung ilalim na bahagi ng motor na to. So, dito na tayo guys sa kanyang overall looks, no? So, this one guys is metallic fibrin gray rug edition. So, kung natatandaan nyo guys, na-review na natin yung red at saka matte blue nito. This time naman, since marami nagre-request sa inyo, ito na nga. So, dito sa kanyang looks guys, of course, meron siyang color combination na. Ayan, para siyang silver na dark gray, no? Tapos glossy black at matte black. So dito sa front, nandito pa rin naman yung kanyang S, which is stands for Suzuki. Meron pa rin naman siyang pride of ownership. Naka-LED pa rin naman yung kanyang headlight. Turn signal is naka-bulb type pa rin. Ayan. And pagdating naman dito sa baba, equipped pa rin siya ng telescopic fork suspension with single wavy disc brake and dual pot piston brake caliper. Gusto niyo bang magkaroon ng ABS version nitong si Suzuki Raider 150 Fi? I want to know in the comment section below, no, kung gusto niyo tong i-upgrade nila ng ABS. Brand tire na IRC at mayroong size na 70x90x17. Sa mags, ginaya yung kulay ng mags niya guys sa kulay ng kanyang fairings. Ayan, na may pagka-blue din. Same lang din sila ng color, no? And ang kinaganda dito guys, is naka-tubeless na siya, meaning pag mapako to, hindi siya basta magpa-flat, no? Siguro naka-uwi na kayo sa bahay nyo before nyo pa mapansin na nakapako tong motor na to. And dito, ayan guys, so ito yung radiator niya. If I were you, pag bibili nyo to, bumili kayo ng cover para hindi po siya madaling mayupi pag matamaan na maliliit na bato. Sa horn naman, ayan guys, may harang na din, pang-protect yan sa bato-bato. At ito yung kanyang undercowl. Ayan, gray na din yung kulay, no? So, pang-protecta yan sa engine nitong si Raider 150 Fi. Ayan. So, dito, ito yung itsura niya sa side, guys. Ayan. Pagdating dito, sa decals niya, ayan, yung kanyang pangalan na Suzuki. Of course, yung kanyang engine na specs, dual overhead cam 4-bulb at Suzuki Advanced Twin Spark Frame. And yung pangalan niya na Raider R150 at yung transmission niya. Ayan. So, rug edition siya guys, kaya ganyan yung kanyang itsura. Dark blue, blue at black combination. Para siyang pang-army na type yung kanyang decals, which is para sa akin napaka-astig at napaka-masculine tingnan. Ano? Pagdating naman dito, brake pedal, apaka ng driver. Kickstart, maganda pa rin at hindi tinanggal to. Nang sa ganon, pag maubos na kayong baterya, meron pa rin pag-asa ang umandar tong motor na to. Ayan. Oil naman, if ever mag-change oil kayo, kailangan nyo po ng ayan, 1,300 ml. Tapos may oil window na din dito. Dito mo mag-check guys kung maitim na ba yung oil mo, kung pwede pa, or kung ayan, hindi na.
Tapos dito guys, ayan sa kanyang muffler, same pa rin naman, walang pinagbago, may guard. Maprotekta sa angkas mo or sa'yo para hindi mapaso sa tambucho. Silver yung kulay, ayan, metal. Same dito, silver din. Pagdating naman dito, ayan guys, siya po ay naka single disc, naka monoshock swing arm suspension at naka single pot piston brake caliper siya. IRC pa rin yung brand ng tire at mayroong tire size guys na 80 by 90 by 70, no? Tubeless tire pa rin. Sa tail, ito yung tail niya guys, naka bulb tie pa rin or naka halogen. So hindi pa rin siya equipped nung hazard light or hazard lamp. So comment down below if ever gusto niyo tong i-upgrade ni Suzuki, no, na magkaroon ng isang hazard light or hazard lamp. Kanyang brake light guys, bulb tie pa rin, same lang sa turn signal. May ilaw pa rin naman ng plaka dito, plate holder at saka yung mahabang fender. So dito naman guys, ayan yung kanyang chain cover, plastic pa rin yung kanyang swing arm. Side stand, hindi pa rin na equip ng side stand switch. Ayan. Comment kayo sa baba guys kung gusto nyo magkaroon to ng side stand switch. Malay nyo, baka marinig tayo ni Suzuki, no? Na i-upgrade naman tong si Suzuki Raider 150 Fi. Tapos yung kanyang cambia, which is 6-speed manual transmission at apakan ng driver. Tapos ito yung apakan ng angkas guys. So ngayon, check natin guys yung kanyang ayan. So pagdating dito guys sa kanyang fuel tank, siya ay mayroong fuel tank capacity na 4 liters at ang average fuel consumption niya based kay Suzuki is 50 km per liter. Pero it may vary pa rin guys sa throttle habit ninyo. Kung kaskasero ka, sure ako hindi nyo maabot yung 50 km per liter. Pero kung tank mong pogi ka lang, ayan, for sure yan. Tapos ito yung battery niya, so sa baha-baha hindi na madaling maabot yung battery nitong si Suzuki Raider 150 Fi. So may mailalagay ba dito? Wala guys, except lang sa pamunas ng motor or paper. Tapos print pers pwede din. Pero ibang mailalagay, wala na, no? So ayan, tapos meron din siyang tool organizer dito. Ito yung free na tools guys, if ever bibili nyo tong si Suzuki Raider 150 Fi. So pagdating sa kanyang seat guys, ganun pa rin naman, walang pinagbago. Naka-rough pa rin naman yung texture, same lang din yung texture ng kanyang seat cover kagaya ng dati. Ayan, hindi naman siya ganun ka-generous since siya po ay isang underbone. Ayan. Not unless kung scooter siya, no? Comfort talaga yung binibigay. Tapos dito, ito yung kanyang grab bar guys, hawakan ng angkas. Nakamat pa rin. Pagdating naman sa kanyang pocket dito sa front guys, ayan, buksan natin. So, ito po yung pocket niya guys. May manual na din na kung saan pwede mong basahin pag bibilihin nyo itong motor na to. Nandito kasi lahat ng info, no, ng isang Suzuki Raider 150 Fi. So, may mailalagay ka dito guys, kagaya ng coin purse, coin, pamunas, etc. Kung depende sa inyo kung anong trip yung ilagay dito. So, meron siyang compartment dito na maliit. Ayan. Para sa akin, goods na goods yan. Para if ever meron kayong hawak-hawak na gamit na maliit, pwede nyo mailagay dyan. So, ibalik na natin to. So, dito naman tayo guys sa kanyang handlebar. So, pagdating dito sa handlebar guys, check natin. This one is may patayan ng ilaw dito, ng dashboard. Pero kung gusto mo yung ilaw, ayan, pwede mong i-on. Sa dashboard dito guys, tsaka dito banda sa headlight. May patayan din, no? Tapos high beam, low beam, turn signal switch, off, tsaka yung, ayan yung kanyang busina guys, horn. Pagdating naman dito, electric start at meron na ding kickstart. Anyway guys, hindi ko na pinalagyan ng side mirror. Same pa rin naman yung side mirror niya kagaya doon sa old version. Pero kung naghahanap kayo guys ng magandang aftermarket na side mirror, if ever bibilhin nyo itong si Suzuki Raider 150 Fi, I highly recommend Street King Side Mirror version 1, yung ginamit ko sa aking Honda Click. Tapos yung link guys, nasa description box ko sa baba if ever gusto nyong bilhin yon. Anyway, pwede yun sa lahat ng klase ng motor kasi na nga po, universal naman yung side mirror na yon. If ever lang kung gusto nyong bumili ng aftermarket kasi yon, masasabi ko talaga may quality at the same time, napakaganda din ang forma. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na Street King Side Mirror. Ayan, yung sa akin guys, yung binili ko is blue lens para hindi masyado masilo pagkagabi if ever may nakasunuran akong motor. Pero meron din pong clear lens para din dito sa Street King version 1 na side mirror. Ayan. So, ayan po guys, yung itsura niya. Ayan. Ayan po yung gamit ko kay Click. And pwede din po siya sa kahit anong klase ng motor. No, kasi universal naman po itong side mirror na to. Ayan.
click tayo sa dashboard. Dito sa dashboard, guys, is naka fully digital siya, no? So information meron dito kagaya ng speedometer, ayan. Tapos yung odometer, gear, kung anong gear ka na, RPM indicator, fuel gauge. Ayan, tapos merong select at adjust. Sa select, trip A, trip B, at odometer. Adjust button. Para naman to pag mag-set ng time, sa mga lights indicator, kagaya ng neutral indicator, RPM indicator, high beam, low beam, turn signal indicator, check engine at temperature indicator. So ayun na guys, aside sa mga nabanggit ko, wala namang in-upgrade dito kay Suzuki Raider 150 Fi, kundi yung kulay lang niya at saka yung decals niya. So comment down below guys kung ano pa yung mga gusto niyong features na ilagay ni Suzuki sa susunod na generation ng Suzuki Raider 150 Fi, at kung ano yung gusto niyong mabago dito sa the pinnacle of Hyper Underbone, i-comment nyo na lang sa baba. So for this month, ito pong Raider na to guys ay nagkakahalaga ng, ayan, spot cash is 120,000 pesos. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 4,000. At yung monthly naman sa 3 years na 5,754. At syempre, meron din po siyang rebates na 200 to 300 if advance. So ayun na nga guys, natapos na nga natin ikutan si Suzuki Raider 150 Fi. Ano yung masasabi nyo sa motor na to? Sulit pa ba siya ngayong taon? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider yung bilhin this year 2024? I want to know your thoughts below. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!